Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman ang isang kwento ng pag-ibig na siyang bubuo sa bawat araw natin. Ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Paid to be Loved. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Tanging ang madrasta ang wala pa sa harap ng agahan at sumusukdol na ang pagkayabot ni Flavio. Para namang baliwala ayon kina Maxine at Aris. Nasigi lamang ang pagsimsim ng sariwang katas ng papaya. Gayun din ang anghelo ni Flavio. Nagpalitan ng puna sa wikang Italian ang tatlong nakarelax lamang sa paghihintay na lagi namang ganoon talaga si Amalia. Na para makasipot ito ng ikapito ng ikalima sa almusal. Katulad ngayon, kailangan bumangon ito ng ikalima ng umaga. Mabusisi kasi ang ritual nito pagkagising, pamimili ng mga magkakabagay na kasuotan, ultimo sapatos at mga halahas ay terno roon para ihanda at ilatag sa kama, pagpapahid ng magkakaibang lotion para sa mga talukap at paligid ng mga mata, ibang lotion para sa mukha, sa liig, iba sa mga braso at binti, at iba uling lotion para sa mga sakong at daliri ng paa. Makaraan iyon ay ang pag-iiskulto ng mukha at ang pag-aayos ng buhok. Kaya ano ang katakataka kung ikawalo na ay wala pa ito? Nagsalita si Flavio, banayad ngunit hindi pag-aalinlangan ang kalakip niyong autoridad. Maging si Loida na nakaupo sa tabi niya ay nakaramdam ng pangungunti. Simula ni Stephen sa salitang Italiano upang ituloy at tapusin salitang Ingles. Edukado ang turing ko sa inyo. Marunong ng kagandahang asal, marunong magbigay ng konsiderasyon. Ang aking may bahay ay limitado ang alam sa ating lingwahe. Sa makatuwid, ipagpapalagay kong binabastos niyo siya kung mag-uusap kayo ng Pranses kapag siya'y kaharap. Nakalapit si Amalia sa kanila nang hindi na malaya ni na Flavio at Loida. Kumo sila'y nakatalikod. Ang tatlo lamang na nakadulog sa mesa ang nakababatid na naririnig ng biyuda ang tinura ni Flavio. Patuloy ni Amalia habang lumilikmo sa silyang katapat ni Loida. Ang mayordomong kanina pa sa likuran, nag-aabang na makumpleto ang pamilya para masimula na ang pagsisilbi ng pagkain, ay patungo na sa kusina kasunod ang iba pa niyang kawaksi. Ngunit maagap siyang nasinyasan ni Flavio. Lumapit si Timerna. Ani ni Flavio, mamaya na lamang tatawagin kita at ibig kong lumabas ng bulwagang kainan ang mga alalay mo. Bahagyang tumango si Timerna. Nauunawaan niya. At badid niya, isa sa mga nakadulog ang makakatikim ng mga salitang malaon ang dapat nitong marinig. Ngunit hindi pa man, nakita niya ng mayordoma sa gilid ng mga mata na pinamumulahanan ng mukha ang tinutukoy niya. At iyon sa kabila ng maskara nitong kosmetiko. Dama ng lahat, maging si Loida, ang tindi ng tensyong nakabitin sa ere. Pagtatakhan niya sana ang papakitang ito ni Flavio sa kapangyarihan sa sambayanan, ngunit naunang namitak sa kanyang utak ang ideya ng katotohanan. Pinili ni Loida na pakinggan muna ang iba pang sasabihin ng asawa bago mag-isip ng ano paman. May huwatig ng ngiti ang mga labi ni Flavio na bumaling siya sa madrasta. Ingles ang kanyang salita. Pakiklaro nga kung saang bagay ka hindi sang-ayon sa akin. Matigas pa rin ang tono ni Amalia. Ang pagbabawal mo sa aming gumamit ng salitang banyaga. Tuwid na tiningnan ni Flavio sa mga mata ang madrastang, ituturing kong pambabastos iyon kapag iyong ginawa. At kapag binastos nyo si Loida, ay binastos nyo na rin ako. Pero paano kung hirap akong ihayag ang nais kong sabihin sa wikang ibig mong gamitin namin? Lumapad ang ngiti ni Flavio. Matututunan ni Loida kalauna na tanda iyon ang lumalang iritasyon ng asawa.
iritasyong nakadirekta sa ayaw patalong si Amalia. Gusto mo bang mabigyan ng medalya sa napaka-orihinal mong katwiran? Namula ultimo tungkay ng ilong ni Amalia sa hayagang panunuya ni Flavio. Sa paglalakbay mo, patuloy ni Flavio, sa mga parte ng mundo na tanging Ingles ang ginagamit ng magkaunawaan, hindi kita kinaringgan ng gayong reklamo. Sa nahirap kang sabihan, ang ibig mong sabihin sa naturang wika, ani Angelo. Sa pagnanais marahil na huwag malubos ang pagkapahiya ni Amalia, Flavio, hindi naman total ang iyong pagbabawal, diba? Basta hindi ka harap ang iyong asawa, malayong makakapagsalita ng banyaga. Hindi ko maaraw kung bakit nakapagsasalita kami ng banyaga kaharap si Natimarna, pero hindi pwede kapag kaharap si ang asawa mo. Pareho naman sila ng kulay. Kalmadong tumindig si Flavio, bago inalalayang tumayo na rin si Lloyda, natulero na sa tinutungo ng argumento. Sina Maxint at Aris ay kapwa namumutla. Si Angelo ay kagat labi. Unang pagkakataon itong nakita nilang galit na galit si Flavio at ginagamit ang otoridad na sadyang kanya naman. Wari ko'y limot nyo na eksaktong posisyon ninyo sa bahay na ito. Pwes, hayaan ninyong aking linawin kayo ay pawang mga bisita ko lamang at iyong magiging bisita sa aking mansyon sa loob ng mahigit 2 taon, labis-labis iyong kabaitan sa aking parte, hindi ba? Ngunit may hangganan ang aking kabaitan. Hinding-hindi ko pa hihintulutan iyong inaabuso na ang aking kawang gawa. Libreng bahay, pagkain, serbisyo ng mga katulong, pati damit ninyo, luho, ay walang hiyain pa rin ang babaeng pinagkalooban ko ng pangalan. I could never allow that. I'm sick of playing host. Sinabayan ito ng talikod, hawak sa braso ang asawa. Nakaabang si Timerna sa punong hagdan, naghihintay ng instruksyon. Magpapahatid na lamang sana si Flavio ng agahan sa kanilang silid, ngunit umiling si Lloyda. Nakayuko siya, tumutulo ang luha. Sige, Timerna, hindi bali na, yun na lamang nakadulog sa mesa ang asikasuhin nyo. Baka may gana pa silang kumain, salamat na lamang. Payukod na nagpaalam si Timerna. May kislap ng simpatya para kay Lloyda ang mga mata nito. Naulinig niya ang isang tinura ni Amalia. Nakabalat nilang si Lloyda at hindi masisisi ang bagong mistress ng Sorrente ng mansyon kung ito ay naipasala. Sinong hindi masasaktan kapag ginamit ang kulay para makapanglait lamang? Pero kailangang matuto si Madam Lloyda na maraming tulad ni Madam Amalia sa mundo. At sa Iris, may makasampubang buhong na dapat nilang pag-ingatang mag-asawa. Tuyo na ang luha ni Lloyda, ngunit kulang pa rin, sa palagay niya, ang eksplanasyon ni Flavio. Sadya kang nagkaila, disin sana'y may ideya akong ganito kakayaman. Mahalaga ba ang malaman mo? Importante ba sa'yo ang yaman? Hindi ko masasabing importante ang yaman sa akin, Flavio. I have no use for wealth. Di ako kailanman naging imateryoso. Sa simpleng buhay ako, nahirati at nanatili iyon. Pero iyong malaman ko, tatango ka bang pakasal kung ipagtapat kong ninana ko ang buong pag-aari sa Alexa Sorrente Perfumes at sa Beach Resort dito sa Irish? Set 75% lamang ang akin doon, Lloyda. Kay Angel Angelo ang nalalabing hagbahagdan. At itong mansyon, iisipin ko bang iyo ito? Akala ko, napakagat labi si Lloyda. Ang dating sa kanya ng katotohanan ay labis para matabunan ang kanyang kahinuhan. Akala ko talaga ay nasabit ko lang sa may sinasabing pamilya. Iyon pala, mahina, ani, Flavio. Naghihimutok ka ba ng lagay na iyan? Nagawang sumungaw ang ngiti sa mga labi ni Lloyda sa kahalong birong yaon ng asawa. Hindi ako nagrereklamo. Ang ibig kong malinawan talaga. Bakit kailangan paalisin mo sila sa mansyon? Unang araw ko pa naman dito. Lumapit si Flavio kay Lloyda. Naupo sa tabi niya sa gilid ng kama. Kung pinalagpas ko ang gayong trato, hindi sila mangingimi sa'yo.
Isa pa, tiyak kung hindi sila tatabla ng aking pangutya, hindi sila aalis. Maniwala ka. Ayokong mangimi sila sa akin. Gusto kong makasundo ko ang kaanak mo, ang maging kaibigan sila. Hayaan mo munang mangimian kanila hamong ma-establish sa utak nilang ikaw, walang iba, ang masusunod sa pamamalakad dito sa bahay. Kumo mas madalas na wala ako dito sa Inglaterra, nasanay silang sila ang nasusunod dito. Pwes, iba na ngayon. Heto ka na at bilang may bahay ko, ay siya ang mga ngasiwa rito sa ating tahanan. Ginagap ni Flavio ang palad ni Lloyda at itinapat sa kanyang dibdib. Sumasal ang tibok ng puso ni Lloyda. Ang buong pandaman niya ay nakatuon sa lapit na lapit nitong mga labi at sa nakaidaitin nitong mga hita. Kakoy, kung nauunawaan mo ang ibig kong sabihin, Flavio. Kinapitan ni Lloyda ang punong balikat ng asawa. Do you? Hinapit naman ni Flavio ang katawan ni Lloyda. Nasa puntong magtatagpo ang kanilang mulabi nang may kumatok. Si Timerna. Nagusa itong hatiran ng pagkain ng dalawa. Nangiti ito na bihirang mangyari habang tulak pa loob ng silid ang trolley ng pagkain. Kahapong pagdating ay diretso kayo sa pagtulog. Mula hapon hanggang ngayong umaga. Kailangan kumain kayo. Ani Timerna. Ayokong magkasakit lalo na si Madam Lloyda. Ngumiti si Lloyda. Salamat, Timerna. Konsolasyon na rin maituturing, sabi niya sa sarili. Iyong isa man lamang sa dinatnan niya ay makukonsiderasyon. Isa-isang binuksan ng mayordoma ang takip ng pagkain sa trolley. May hamon, bacon, keso at baked beans, apat na nilagang itlog at kaunting insalada lamang ay inilagay ni Lloyda sa kanyang pinggan. Salamat. Pwede mo na kaming iwan, Timerna. Suhestyon ni Flavio habang pinagsasalin niya si Lloyda ng katas ng prutas. Papalabas na ang mayordoma na kumunot ang noon nito sa nakitang jacket ni Flavio na nakasampay na nakatakip sa hindi mawari sa kung ano. Iyong isa pa ay ang dressing gown ni Flavio din. Nasa magkabilang gilid iyon ng pintuan. Pasensya na kayo, hindi pa naiimis itong inyong silid. Pero ano nga ang mga ito? Hindi na hinintay ni Timerna ang tugo ng mag-asawa. Para kasing kinukutuban siya. Inangat niya ang jacket. Pati na rin dressing gown. Napahisus po sa kanilang wika ni Timerna nang tumambad ang dalawang tiki. Tatlong piya ang taas ng bawat isang tiki. Inukit na figura ng bathala ng mga taga-Inglaterra noong hindi pa sila sinasakop ng mga Pranses. Itsurang tao, kakatuwa nga lamang. Ang anyo ng tiki, malalaki at madidilat ang mga mata. Nakangiti pero labas ang dila. Pakros ang dalawang kamay, gayon din ang mga paa sa pagkakaupo. Ito ang kinatatakutan ni Lloyda kagabi pero dahil soundproof ang silid, si Flavio lamang ang nagising. Nang mabuksan ang lahat ng ilaw, ay saka natanto ni Lloyda na inukit na kahoy lamang pala ang kinatatakutan niya. Kaya tinakpan na lamang muna ni Flavio ang mga iyon. Ngunit si Timerna naman ang ligalig ngayon pagkakita sa tiki. Natatakot siyang hindi mawari. Sadyang itatanong ko kung saan galing iyang tiki. Ani Flavio, nawaglit lamang sa aking isip gawa ng mga pangyayari ngayong umaga. Alam mo ba kung sino ang responsable sa paglalagay niyan dito? Hindi umiling at hindi rin tumango si Timerna. Pero alam niya, kagabing paalis na kami ng mga kawaksi tungo sa aming tulugan, niram ni Madam Amalia ang duplikado ng susi sa inyong silid. Hindi ko karaniwang ginagawa iyon. Maniwala ka, pero ibig lamang daw niyang ipasok ang sorpresa niya sa inyong dalawa. Handog sa inyong kasal at hindi raw kayo may istorbo dahil siguradong himbing na kayo ng mga oras na iyon. Kaya ay pinagkatiwala mo ang susi? Pasensya ka na, Sir Flavio. Iyon ang ginawa ko. Matapos itanong sa inyong tiyuhin kung di mo mamasamain na ipasok ang regalo rito sa kwarto. At hindi ko alam na ito palang pares ng tiki ang dinala rito. Nagsisigaw sa takot si Lloyda nang mamasdan iyong tiki sa madilim na sulok. Ikinuwento ni Lloyda
Nagising siya ng 10 oras na may kakatuwang isiping may mga mata nakatitig sa kanya. At mayroon nga pala kaya siya napahiyaw sa sobrang kilabot. Anong kapangyarihan mayroon ang nililok na Paris para mapukaw siya sa kasarapan ng tulog? Paalis ko ngayon din ang tiki kung inyong ipahihintulot. Patid kong hindi ka mapamahiin. Ngunit sa aming taga rito, kapag pinaghiwalay ang tiking tulad nito, na dapat ay laging magkadikit at makatalikod sa isa't isa, may masamang magaganap. Hindi kami ang naghiwalay sa magkapares na iyan, sabi ni Lloyda. Nakita ko na lamang iyang paharap dito sa kama, nakatayo sa magkabilang gilid ng bintuan, tila gwardya. Sarkastiko ang tono ni Flavio. Hindi malayong sinadya ang pagpupwesto riyan sa nililok na Inglaterian idols ng magkahiwalay. Sinadya para umakit paparito sa aming silid ng masamang pangyayari o kapalaran. Sige, timer na. Ipakuha mo ito kina Iko at Ato. Bahala ka kung saan iyan sa palagay mo nararapat itambak. Sandali, timer na, nahihiyang pigil ni Lloyda. May iuutos ka, madam? Itatanong ko lang sana. Sabi mo, sinaunang Diyos-Diyos sa ninyong taga rito, iyang tiki. Alam mo ba kung sa anong bagay idolo iyang dalawang iyan? Batala sila sa pagkakaroon ng malaking pamilya, madam. Ang pagkakaroon ng maraming anak. Iyon ay kung ipinawesto ng ayon sa kaugalian. May bigla ring naalaalang itanong si Flavio. Tinapos niyang kagyat ang pagkain para masabay ang palabas ng silid. Tungo sa bulwagan si Timarna. Iiwas ni Flavio hanggat maaari sa di kinakailangang alalahanin si Lloyda. Tungkol sa kwintas na bulaklak na isinabit ninyo kay Lloyda, saan galing iyon? Walang ekspresyon ang mukha ng mayordoma. Sa sadyang pinagkukunan niyon, sa baryo. Sinong nagpakuha ng lay para ipanalubong at isabit kay Lloyda? Ang Uncle Angelo mo? Idiyan ni iyon mismo. Nag-isip si Timerna. Kapag kuwan ay umiling. Suhestyon ko ang tungkol sa lay na sinang-ayunan naman ng tiyo mo. Tumigil si Flavio sa marahang paghakbang pasabay kay Timerna. Hinayaan na niyang kaunin iyon ng dalawang tsuper. Naiwan siya sa maluwang na bulwagan sa ikalawang palapag. Nag-iisip ng malalim. Sinisikap tuntunin kung saang punto na ilagay ang makamandag na insekto. Mula sa pagbili ng lay sa perpure hanggang pagsabit niyon, kung bagaman sina Timerna, Soledad, ako at Ito ang nagsabit niyan sa kanilang mag-asawa. Walang mapuprobet sa mga kawaksi sa mansyon kung madidisgrasya silang mag-asawa. Ngunit wasdubak ng ratang ipwera ni Flavio ang mga katulong sa kanya mga pinaghihinalaan. Isang ideya ang kumislap sa utak ni Flavio. Tamang-tama sa kasalukuyang sitwasyon ang magandang ideyang naisip ni Flavio. Walang naging suliranin sa unang bahagi ng pag-akto sa ideya. Kahit nang ihayag na iyon kay Lloyda ay agad itong pumayag. Walang sandaling sinayang ang asawa sa sistematikong pag-impake ng mag-asawa nilang toiletress sa overnight bag. Si Timerna ang bahalang magbukod ng mga ipasusunod kong damit na ating gagamitin doon. Sabi ni Flavio habang chinecheck kung walang kahinahinalang naghalaw sa kanyang kaha. Sadyang nakasukat sa dingding ang pasadyang kahadiyero na ikinukubli ng misita sa tabi ng kama. Taguan niya iyon ang mahalagang dokumento at ilang alahas. Ibig niyang makatiyak na ligtas ang mga iyon pagkaraang mabatid na ipinahiram ng mayordoma. Nang nakaraang gabi ang susi niya sa silid, sisikaping tandaan ni Flavio na ipabago ang kandado ng silid at siya mismo ang kakausap sa gagawa niyon. Pagka-dispatch sa tiki ay pinalabas ni Flavio kay Ato ang isang kotse. Hindi managusisa si Timerna at ang tsuper. Batid ni Flavio na malalaman din ang lahat ng nasa bahay niya ang kanilang paroroonan ni Lloyda. Ilang minuto pagdating doon, hindi kaila kay Flavio ang bilis ng palitan ng balita o impormasyon sa pagitan ng mga kawani sa Irish Sorrente Country Club at ng Sorrente Mansion. May 40 minuto ring lakbayin ang resort na nasa baybayin ng Juanto mula sa mansyon na sakop ng Alondra.
Ginugol ng bagong kasal ang lahat ng sandaling iyon nang walang inikan bagaman magkahawak kamay. Abala kasi sila kapwa sa paglilihimin ng mga pangyayari. Si Lloyda, kung sa bagay ay madaling nalibang sa maririkit na tanawing kanilang dinaanan. Ibang-iba ang impresyon ng mapayapang kalikasan kaysa init ng tensyon sa pinanggalingang bahay. Kaya nga ba agad siyang pumayag nang sabihin ni Flavio na nasa resort muli silang makapag-usap ng husto tungkol sa maraming bagay. Ang magandang ideya, gayunpaman, ng mapayapang pagkilanlan pati na rin ng paglinang sa nide-develop na yatang damdamin ni Lloyda ay tila ilawang biglang napundi. Paghimpil ng kotse sa tapat ng tanggapang bulwagan ay siya namang sabay-sabay na paglabas na naghahalakakang mga turista. "Mga Amerikano, Lloyda," pailing na saad ni Flavio, "hindi may pagkakamali ang kanilang nasyonal. By their twang and their happy, boisterous ways. Magkakasama marahil sa isang package tour kaya magkakakilala. Malamang, ipinarada ni Flavio ang sasakyan kay Ato sa reserbado niyang espasyo sa harap ang paradahan ng beach resort. Pwede ka nang umuwi. Sa litra ka nalang sumakay pabalik sa bahay," anito sa tsuper. Paghakbang ni Flavio sa lobby, nagulat siya dahil marami pa rin naglisaw roong bisita ng resort. May mga nakatayo at nakikipag-usap sa tatlong clerks sa counter. May mga nag-uusap lamang. May mga nakaupo sa malalapad na komportabling upuan sa mga gilid at umiinom ng pampalamig. Gitlang sorpresa ang lumarawan sa mukha ni Flavio nang isang nag-check-in ang pahayaw na tumawag sa pangalan niya. "Flavio!" Eksaheradong galak ang kakabi ng pagbubulalas na iyon. Huli na para maiiwas ni Flavio si Lloyda sa maalab na pagbating iginawad ni Bioli. Mabilis iyong nakalapit kay Flavio at nakapahalik dito. "I missed you so much. Saang lupalop ba ng mundo ka nagugood time?" Pamuli nitong hinalikan at niyapos ang sumandaling nalitong si Flavio. Si Lloyda naman ay tinakasan ng kulay na maya-maya'y napawi at pamumula naman ng mukha ang humalili. "Anong karapatan mayroon ng babaeng ito para halik-halikan sa publiko ang asawa niya?"